Ito yung ginawa nating fermented grains, mga ka-farmers, at nagsisimula na rin ako ulit mag-ferment ng grains para ipakain sa ating mga alagang manok. So kahapon ko pa ito binabad, pero yan, makikita nyo merong mga bula-bula. So yan yung fermentation period o process nitong mga grains natin. So maganda ito sa mga manok, especially sa mga paitluging manok, dahil masagana ito sa nutrients at mga vitamins. So wala pa itong 24 hours. Yan. So nasa siguro 16 hours pa itong nakababad. Yan. Almost magdo-double na yung size nito. At magkukuha tayo nito, mga ka-farmers, at imimix natin sa ating patuka. Igamit tayo nitong salaan. So sa pagpaperment din, mga ka-farmers, ay hindi natin masyadong higpitan yung takip nito para gagana yung fermentation process. Ang kagandahan din dito, mga ka-farmers, ay dahil ito ay malambot na, itong mga grains na ito. So kapag nakakain yung mga manok natin, ay hindi sila mahihirapang i-digest ito. So mas madaling ma-digest, mas madaling ma-absorb nila yung nutrients ng mga grains natin. So yan, no? Hindi pa masyadong malambot yung iba dito, pero itong mga wheat ay yan, no? Malambot na. Sa ratio na ito, mga ka-farmers, ay kukuha lang tayo ng siguro 5:5 na ratio. So limang tangkal nitong ating GMP4 o yung breeder pellets. Ito yung ating breeder pellets. Dalawa, tatlo, apat, yan, lima. At dito naman ay kukuha din tayo ng limang tangkal nitong ating fermented grains. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So yan, bale, ang ating ratio nito is 1:1. Kung 1 kilo na fermented grains, 1 kilo din na breeder pellets ang ilalagay natin. So yan yung pinapapakain natin sa mga manok. At ginagawa ko ito, mga ka-farmers, na 1:1 yung ratio, o 5 na tangkal na grains, dahil yung mga manok ko isa na yung kumain ito. So may ilang buwan na silang kumakain ng ganito ng grains, pero ngayon at this time ay ito ay binabad natin at naka-ferment ito. Farmers, ito yung hawak kong white leghorn na rooster. So kinuha ko na ito at isasalang na natin ito sa breeding. So dito sa mga grupo ng ating white leghorn na mga inahin, ay wala pa itong rooster. Kaya itong rooster na ito, ito yung pure na white leghorn talaga natin. So yan, medyo matanda na ito, pero kayang-kaya pa mag-breeding nitong rooster na ito. So mga ka-farmers, ito yung mga babae natin. Yan. So dito sa breeding natin ngayon, mga ka-farmers, dahil itong mga babae natin dito is 14 at isa lang yung rooster natin na gagamitin, dahil isa lang naman ito, at kukunin natin yung siguro 4 na mga inahin dito. So bali, magtitira tayo ng 10 inahin at ipapares natin dito sa isang rooster. So ito yung ating magiging breeding na magpapalabas tayo ng 7-8 na mga dugo ng ating white leghorn. So ang 7-8 ay pwede na yung gamitin breeding materials. At yun ang ating gagamitin soon sa pag magagawa tayo ng ulit ng ating pure na white leghorn cross sa barred Plymouth Rock. So ngayon ay isasalang muna natin ito.
Here we go. Dami mong babae, boy. Yan, no? Pag pinagkaguluhan kagad ng mga babae. Akala siguro ng mga babae, mga ka-farmers, na babae yung ating inilagay. Dahil first time nilang makasama yung isang rooster. So, hindi nila alam na rooster yan. So, kaya inaaway nila. So, yan. Ganyan talaga yan. Territorial kasi ang mga manok. At malalaman talaga nila na, yan o. Kapag nalalaman ng rooster ito, hindi na sila papalag. So, yan o. Takot na takot. So, ito. Patapang-tapangan pa ito pero wala, tatakbo yan. So, dyan malalaman natin mga ka-farmers na siya na ang bagong hari dito sa kulungan. Siya na yung ano, siga dito. So, yung mga babae na yan ay pag-aangkinan niya. Yung isa nandun sa taas. So, normal lang itong nangyayari mga ka-farmers kapag bago lang tayo nagsasalang. Especially itong mga babae natin na mga manok ay hindi pa nakakita o hindi pa nakakasama ang isang lalaki na manok. So yan talaga, normal lang yan mga ka-farmers. So yan o. Okay, isang kasta kagad. So maghihintay pa tayo dito mga ka-farmers ng siguro 1 week bago tayo magkolekta ng mga itlog na i-incubate o yung mga itlog na magiging fertile. So, magiging fertile yan mga ka-farmers dahil meron na tayong rooster na inilagay. Pero sa ngayon, hindi pa yan. Bago pa lang kasta yan eh. So, maghihintay pa tayo ng 1 linggo bago natin masasabi na yung kanilang mga iniitlog ay magiging fertile na. O yung meron na talagang similya para mabuo at magiging sisiw. Yan. Another na naman oh. So, ganyan talaga. Titingnan natin yung itlog nila. So, yan. 4 pa lang yung naging itlog. Kukunin din natin ito. Baka dito lulublob yung rooster. At baka mabiyak yung mga itlog. Good job, boy. So, ngayon mga ka-farmers, ay pipili tayo ng 4 na babaeng manok. At ita-transfer natin ito. Ilalagay doon natin sa mga black ostrich sa kabilang kulungan. Kasi wala tayong mapaglagyan na iba. So, 10 lang yung ititira natin dito. At ang pipiliin natin ay yung medyo hindi malaki yung pangangatawan. Para naman, yung magagamit natin sa breeding ay talagang maayos at magaganda ang mga resulta kapag na-breed na ito. So, yan mga ka-farmers. Ito yung 4 na napili natin na medyo maliliit yung pangangatawan nila. At dito natin nilalagay sa grupo ng mga black australorp. So medyo takot yung mga black australorp dahil ngayon lang sila nakakita ng ganitong kulay, yung puti na naisasama sa kanila. So di pa lang sila sanay. Yan o. Pero masasanay din yan mga ka-farmers. So titingnan lang natin ito, monitor lang natin, baka merong mag-aaway dito. So yan mga ka-farmers, 10 na lang yung babae na nandito sa kulungan. So yan, 10 na lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yung 3 nandun sa kabila o, nandun sa kabilang kulungan. So ayos lang yan dahil sa setup na yan kapag 14 yung ilalagay natin sa isang rooster ay talagang manghihina talaga yung rooster natin. So itong setup na ito, 10 sa isang lalaki ay ayos na ito. So ibibreeding lang natin ito sila for good for 2 weeks siguro. 2 weeks or 3 weeks tapos ipapahinga natin yan. At makaisasakto makakapag-produce na tayo ng mga maraming itlog para ma-incubate. Tapos balik ulit tayo ng breeding para medyo dadami na yung stock natin ng white leghorn. Alright. So ito yung mga itlog ng ating white leghorn mga ka-farmers. So nasa tama ng laki ang mga itlog na ito at tama na yung bigat nila.
So ito yung ideal talaga ng mga itlog na gagamitin natin para pa-incubate at papisain natin. Kapag maliliit kasi mga ka-farmers yung mga itlog na ilalagay natin sa incubator at papisain, ay maliit din ang mga sisiw na lalabas. Kaya ganitong size ang dapat na itlog na incubate natin. So ayos na ito, medyo marami na rin silang initlog at yung quality ng shell ay maganda. So tamang-tama talaga ito mga ka-farmers, perfect na itlog na incubate. Kaso ito wala pa itong similya dahil ito pa yung itlog na kinuha natin na wala pang rooster. So siguro next week pa tayo makakuha ng mga fertile eggs ng ating white leghorn. At kung mapapansin nyo rin mga ka-farmers, yan yung kulay ng itlog ay hindi pa masyadong puti. Hindi katulad ng kulay ng itlog na nabibenta sa mga palengke na sobrang puti. Ito may halong may pagka dirty white lang talaga yung kulay ng itlog. So hindi talaga ito hindi katulad ng itlog ng mga white leghorn sa palengke na maputi talaga yung mga kulay ng itlog nila. Ito medyo may pagka dirty white pa. So meron pa, meron kasi itong halo na itong mga babae na ito mga ka-farmers, meron pa itong dugo ng barred plymouth rock, yung heritage chicken. Kaya ganito yung kulay ng kanilang itlog.